sorry. A pedal. Eh, basta galingan nyo yung calculation ha, kasi lahat na lang nagpipidal eh. Kasi baka ano, di ba? Ang concern ko dyan is more of dapat ma-justify natin why are we choosing yung pedal, di ba? Kasi baka mapagod yung tao tapos hindi ganun kalaki yung efficiency. Kasi remember, yung mga battles ba yun? Mga battles naman is not the it's not that soft, di ba? Mga ano rin yun, di ba? Matitigas din yun and it requires a lot of human power, no? And time. Kaya nga yung motor, mas malakas yun, taka tuloy-tuloy kasi mapapagod talaga yung tao dyan, di ba? Yun ang gusto ko nating ma-justify and then dapat lumapit tayo dun sa efficiency ng motor. So we have to have some kind of comparison na if we are doing motorized, eto yon. If we are doing a pedal, expectedly, baka mas mababa, di ba? Expectedly, kasi paalang naman yan eh. And then napapagod. Kaya lang, we have to at least approach yung maklose natin yung gap, no? Kasi pag masyadong malayo, mawawala ng sense yung research natin. Kasi why are we going to go into that research na hindi naman, di ba, viable o hindi naman magagamit? In ang point ko. So, doon natin na ano, no? I'm not discouraging yang ganyan kasi we can give employment sa mga tao, di ba, sa mga walang mga trabaho, di ba? Yung ba yung pakay niyo, di ba? Yun ang sinabi natin. Yung mga walang yung sa mga mga lugar na walang kuryente, walang mga trabaho, pwede nating mabigyan ng mga employment yan. O sige, ipaliwanag na lang. Sir, hello po. Ay, yun pong sa chapter 1 po namin, bali po, ang kulang pa po namin is yung mga framework. Tsaka po yung terms na lang po. Ito po yung ano, meron na po kaming draft. Ito po yung... Ganito na lang, i-discuss muna ko ano yung meron, tapos pag-usapan natin yung ganun na lang. For the introduction po, ito po, yung sa... Kagaya rin po dun sa proposal namin is yung glass bottles po na ipinaliwanag po namin if ano po yung significance niya sa ano po sa pollution na meron po sa Pilipinas tsaka po pati po kung paano po nag-work yung glass crushers and
if mag, na magiging useful po yung magiging machine namin para po doon sa... Are you explaining na yung ano ba? Yung chapter 1, yung intro? Apo, yun pong content po nung mismong chapter 1. Lakihan mo yung ano, sobrang late, hindi ko makita eh. Kaya sabi ko, gusto ko sana PowerPoint ko, ano yung mga highlights eh. Medyo lakihan mo yung zoom in mo. Yan po, sir. Mas malaki pa po dyan. Medyo lakihan mo pa. Kasi hindi ko maano eh. Yan na ba ilalaki niyan? Ito po, sir. Yan po, ganyan po. Sige, yan. Okay na yan. Po. Yan po. Yun po yung sa introduction. Ang pinoint out po namin is yung production po ng glass and yung gano po kalaki yung mga i-contribute niya sa pollution po sa mga waste and kailangan pong i-recycle. Oo. Tapos po, and dahil po, sa electricity, nagdedepende po yung ibang machine, kaya po namin naisip na pedal-powered. Ayan po. And binanggit po dito na around 30% Filipinos po do not have access to electricity or experience brownouts. Then po. Dapat aside from no access to electricity, dapat makita nyo na dapat lumabas dyan na rin, maraming mga walang trabaho. Okay po. Pakinote mo yun. Kasi sino magpipidal dyan? Okay. Wala namang magpipidal dyan yung mga taga-opisina. Diba? So part of which is we are going to provide an opportunity for people who right now or for those people who do not have work, diba? Apo. Kung makapag-gawa tayo ng makina which pwede silang makapag- trabaho tapos maibebenta. So dapat lumabas din diyan kung saan yung ibebenta yung yung crushed materials, di ba? Okay po. Kaya nga sabi ko dun sa introduction, sa background justification, dapat meron kayong specific na tinatawag na adaptor lugar. Hindi tayo pwedeng buong Pilipinas o dapat. Tama nyo inaakalang bentahan niyan sa yung community. Bulacan ba, Caloocan, sa nyo dadalhin? Dapat meron kayong iniisip na gano'n. Otherwise, lang yan? Parang general statement, no? Okay. Note lang naman, hindi ko sinasabing gawin nyo na to agad makita dyan. No? Ang sinasabi ko, yun ang direction natin. We want to identify yung mga company na gumagamit ng raw material. Di ba raw material lang product natin dyan? Yung crushed apo. Bottles. Apo. Tama? Glass. Apo. And then, glass bottles. Tapos, dapat ma-identify natin kung anong size. Kasi is it powder? Is it granular? Is it like yung mga crystal na kung anong size? Dapat yun ang lumabas sa mga paliwanag. Di ba? Kasi yun ang ipuproduce mo and then yun ang kukunin ng kumpanya. Yun ang, di ba, raw material na isusupply natin using our pedal-driven machine. Correct? Apo. Yun ang direction natin. Sige. Basta ipaliwanag mo lang muna. Inoptal mo lang yung mga sinasabi ko no, para at least may direction. Okay po. Thank you po, sir. So, ano po nakalagay dyan? Yun po. Yun po. This would be possible by making use of pedals that can convert human's kinetic energy into power. Yun nga po, sir, yung sa, from pedal power, i-convert po diba sa mechanical. Yun po, i-explain pa po ba namin yung parang mismo pong paano i-compute or hindi naman po ilalagay yung sa introduction? Yung ano, yung? Paano po i-compute, ganun po. Yung ano? Dito po sa introduction. Yun pong from pedal power to mechanical po. Hindi yung sa introduction. Sa ano yun? Sa chapter, sa method yun? Okay po. Kasi yung introduction, paliwanag mo lang kung saan gagamitin, then kung may need, no? May
sa aming guestifier niya, yung background, di ba? Maraming bote, maraming bote yung mga household. Kaya nga sabi ko, identify niyo yung, in general, maraming bote. Tapos mag-specific kayo na lugar. Halimbawa, for example, in barangay ganito, or sa Caloocan, or sa Bulacan, or sa Valenzuela, ilan yung bote na pwedeng makolek in a day. So yun yung mga data natin. So there's a lot of bottles and we're just trying to throw, di ba? Hindi natin alam kung saan inaano. So if we can collect them and then we could crush them, di ba? Yun ang mag-provide ng opportunity for employment, di ba? Tapos makakatulong pa sa environment. Tama ba? Environmental ano yan, di ba? Nililinis natin yung environment eh. So malaking tulong yan. And then we're trying to provide employment, no? Even without the use of electricity. Parang ganun ang mga direction natin. Yung mga pag-compute and so on, doon na yung sa chapter 3 yata, yung sa some methodology, methods sa methods, di ba? Okay. And is nililayout mo lang dyan yung parang mga possibility na viability. Parang gina-justify mo yung viability ng project. Why did you choose yung project? Para saan? Sino makikinabang? Ganun yun. Okay po. Tapos po, dito po sa introduction, binanggit din po na yun pong machine po ay meron pa po isang function, yun pong electricity storage device po na ano, dun din po sa, na makukuha from pedaling din po. Yun. Ito po. Ah. In order to help reduce the scarcity of electricity, the glass bottle crusher that the researchers have thought of also comes with an electricity storage device. Yun po. Yun na po yung dulo ng introduction. Okay lang, sige. Ah, next. Ito po yung framework, wala pa po yung ano. Yung framework, ang ano ng framework is ano yung parang yung chart. Nakita niyo ba yung mga framework ng iba? Ah. Yung chart, di ba? Halimbawa, mag-umpisa kayo sa ito, halimbawa, community, tapos kukunin mo yung collection of bottles, ganyan-ganyan, tapos yung ganito, yung machine, na diba, pedal, tapos ano yung mga step by step para ma-ano, tapos ilalagay nyo sa parang flow chart, di ba, parang chart. Apo. Alam nyo naman yun, di ba? Apo. Basta, kung ano lahat ng gagawin para ma-ano na yan, ma-accomplish yun naman yung framework. Next po is yung statement of the problem. Every country has a problem dealing with land pollution and the Philippines is not an exception to this. By providing an alternative method of recycling, it will further encourage the people to recycle glass bottles. Ito po yung main ano points po. To help lessen waste materials from glass bottles, to provide electricity-free glass crushing machine, and to store electricity that can be used in case of emergencies. Okay. Ano yan? Yung general ba yun? Dalawa tayong objective ha. Yung isa, general objective. Isa, specific objectives. Pag general objective, isa lang yun. Isang statement lang yun. Okay po. Ito po yung more specific po yung nakabulit. Okay. Ayan, specific. Tatlo lang. Apo. Okay. Ano yung general? Yun pong general objective is to design and fabricate glass bottle shredder and pulverizer machine and electricity storing capacity for rural areas in the Philippines po. Anong general objective mo? To dapat ang objective mo diyan to design and fabricate. To design and develop efficient, 'di ba? Dapat efficient kasi yung ano, yung pedal. Pedal powered crushing, pa? Opo, design and develop. Nagde-design. Para
magamit na ano? Inutan mo yun, ha? Isulat mo na kahit red ano lang. I-type mo na diretso. Dito po. So, objective pa lang tayo, ha? Nasaan ka ba? A statement of the problem po. Di po? Ay. Bakit? Pag problem lang, bakit may objective sa problem? Ano ba yung problem? Ay, ito po yung ano. Kaya nga, ang sinasabi ko, pag sinabi mong statement of the problem, problema lang ang i-discuss. Ay, ito po yung mismo statement of the problem. Oh, yan. Pero pag yung general objective, isa lang yon. Specific objectives, mga tatlo, apat hanggang lima. Huwag mong pagsamasamahin sa isang, ano, di ba? Kasi nasa statement of the problem ka, tapos nagkaroon ka ng mga objective. Di ba magkakahiwalay nga yan? Naintindihan mo ba? Yung format susundin nyo, ha? May format naman, eh. So, ibig sabihin, pag yung ano, statement of the problem, ipapaliwanag nyo doon kung ano yung problema. Ano ba yung problema? Di ba maraming mga bote na waste? Tama? May problema? Ano ba yung problema na nilagay mo dyan? Ito po yung yun pong land pollution po. Yung sa statement of the problem. Recyclability. Ayan. Pero hindi po na-recycle as much. Kaya po ng iba. Ayan po. Magpa-provide po ng alternative method of recycling to further encourage the people to recycle glass bottles. Yeah, gusto ko maging specific yung problema kasi hindi ka naman nag-a-address ng recycling. Nag-a-address ka ba ng recycling o nag-deliver ka lang ng material? We are not producing a complete solution, di ba? Ang gagawin lang ng thesis mo ay mag-crush ng bottle para ibigay dun sa planta. Di ba? Wala naman tayong ginawang recycling. Nagawa ka ba ng recycling sa makina? Wala. Diba? Kasi it's a lot difficult. Di ba? Kasi pag sinabi mo recycling, napakalaking process niyan. We are not doing recycling, right? We are trying... What we're doing is part of recycling. Naintindihan ba? Apo. Part lang ng recycling yung we're just collecting yung materials and dinudurog natin. Pero para tunawin yan, gawing product uli is another thing, no? Hindi kayang gawin ng estudyante or eskwelahan, no? Kumpanyang malaki yan at millions of investment. So, ang problema natin is, meron tayong problema sa environment kasi maraming napoproduce na bote. Di ba yun ang problema? Opo. Nagkalat lang yung bote. Bote ng beer, bote ng soy sauce, bote ng tubig, di ba? Basta glass bottle, di ba? May glass bottle din na tubig. No? So, yung maraming bote, ano bang disadvantage ng bote? Environment. Ayun po, sir. Matagal po matunaw hindi pa natutunaw, sir. Kaya nga, ang ano natin, ang i-highlight mo doon, hindi siya biodegradable, tama? Hindi siya natutunaw. Diba, tama? Opo. Tapos, naiipon sa environment. Diba, nagiging tinutulugan ng mga lamok. Dapat yung ipatingkad nyo na problema. Diba? Pag nandyan yung mga bote, siyempre, unang-una kalat yan. Diba? Collection of waste. Yung dumadami yung waste tapos pinupuntahan ng mga insekto o mga lamok, di ba? Na pwedeng maging cause ng diseases. Tama ba? Apo, sir. Dinidiscuss ko yung bote, ha? Apo. So ngayon, yun ang problema. Gusto nyong makatulong, di ba? Ang point natin is gusto nating makatulong sa environmental di ba? Solution ng community. And one of which is yung marami naman kasing basuro, eh, di ba? Kaya naka-focus tayo dun sa bote. Tama? Kaya dapat meron kayong data. Ilan ba yung bote na basura ng Pilipinas o ng Metro Manila? Dapat ganun ang mag-present. Kasi dapat ipakita mo sa mga viewer or sa mga readers, sa mga panelists na it's really a concern na ang daming bote andyan lang. Kaya kami nag-isip na kolektahin namin yung bote, gawing raw material,
kasama ang ano doon is i-crushing, no? Kasi crushing lang naman ang kaya nating i-contribute, di ba? Hindi naman tayo gagawa ng planta para tunawin 'yan or moldi uli, no? So yun ang sinasabi kong ano, we have to have some data about a certain barangay or ciudad, kasi barangay nga malaki na eh, no? Ilan ba yung nakokonsumo ng barangay na mga bote? Ilan yung basura and ilan yung bote doon? Naintindihan ba ako? 'Di ba mga basura, mga papel, mga kitchen waste, ilan yung part doon na bote? So lalabas doon na oh, malaki din pala yung porsyento ng bote. And then 'di ba, wala namang mag-treat or ganito. So ang ano natin, papakita natin na justification is we are trying to collect yung bottles and then i-crush natin para ma-recycle. Tama ba? Apo, sir. Ganun ang direction natin. Huwag kayong mag-declare ng mga hindi natin ginagawa, 'di ba? For example, sabihin niyo we would like to recycle. Wala naman tayong nire-recycle diyan eh. 'Di ba? Nire-recycle ba kayo? Wala naman. Part lang ng recycling, kinukuha natin tapos i-crush and then idadalhin sa recycling plant. Kasi planta 'yan, hindi naman ilan lang kayo, lima lang kayo nung magagawa niyo. Kahit UE hindi kayang bumili ng planta, no? Education naman 'yan eh. Yung UE is education, yung planta is industrial, di ba? So, ganun yun. So, ang gusto nating patingkarin dyan is we're trying to engage in environmental management, no? Wherein, sa bote, gusto nating kolektahin. Ano ba yung sinasabi nyo? Ano ba yung kakolektahin natin? Is it dark or is it colored or white lang? Sir, mag-experiment pa po kami sa Friday. Dadala po kami ng glass bottles. Ah, oh, okay. Yung ay, ganito, very good yan. Yung experiment, kukuhanan nyo ng video or mga pictures, ha? Kasi sasama uh-huh. natin sa report yun. That na, nag-experiment kayo na etong bote pag mga colored bottles, eto lang. Madaling, na dapat ipakita nyo na madali siyang i-crush. So, mas bagay siya sa pedal power, no? O pag eto naman, mas mahirap i-crush. O kaya, naka-crush kami ng ganito per minute or per hour or per 30 minutes, no? So yun yung mga basihan nyo, no? Hindi ka pwedeng basta pipili na lang ng puting bote or ng colored bote o both, pwede naman, di ba? Kung nakita nyo na pwede palang gamitin yung magkasama na ika-crush, hindi, pwede naman, no? Kaya nga, very good yan, narinig ko na gusto nyong mag-experiment, no? Kahit i-bullet-bullet mo muna tapos saka mo na ayusin, no? Ang kailangan lang is yung kahit sa ilalim muna para hindi mo na bago yan. Sa ilalim muna nito. Yan. Mag-ilalim ka muna. Yan. O, lagay mo bullet number one. Pinapalagay ko lang bullet ngayon ha, pero statement talaga yan ha. Okay po. Naintindihan ba? Ngayon lang. So, anong problema natin? Ang problema is yung increasing no number of solid waste. Diba? Tama ba? Yes po, sir. Kasi lagi naman problema yung basura, di ba? Maglakad ka sa Metro Manila, dito sa Olonga po, nasa Olonga po ako ngayon. Maglakad ka sa kung saan-saan, ang dahil basura. So gusto nating makatulong sa pag-minimize o pag-aalis ng basura, di ba? Increasing number of solid waste, di ba? Every day, di ba? Every day, ganun. Tapos lagay mo blank percent, di ba? Blank percent of which is glass. O kaya dapat may data ka. Diba? Kasi glass lang naman ang pinupunta natin eh. Huwag mo nang pakialaman yung ano, yung mga papel, mga kitchen waste. Hindi naman yan ang concern ng ano nyo, ng study. So, ang concern ng study nyo ay sa glass. So, dapat may data kayo sa glass. So, blank percent of may mga collected, no? Blank percent of waste is percent of waste is glass. Ayan, yan. Okay. So, pupunuan niyo yung percent, ha? Dapat may data kayo na ilan bang percent yung glass, ha? Mahanap niyo naman yan sa mga study ng mga environment, sa mga municipal, ha? Ano ba yung problema? Sir, lahat na po ba yun, sir? Or barangay po? Buong Philippines po or barangay? Eh, pwede naman buong Pilipinas muna. Tapos, Metro Manila. Tapos, yung barangay na gusto niyong istudyohan. Naintindihan ba? Ako, sir. Kasi dinidiscuss mo lang naman yung tungkol problema sa glass eh. Kung may data ka sa mundo, sabihin mo, the world is producing blank percent of glass or tonelada. Di ba mga ton na yan?
di na kilo yan, tonelada na, oh. Metric ton na yan, or every 1,000 kilogram, no? Tapos, pagkatapos mo sa mundo, o Pilipinas, tapos Metro Manila, kasi nasa Metro Manila naman tayo, o kung may data ka sa Luzon, besides Mindanao, okay lang, kung wala, Metro Manila, tapos yung mismong syudad, diba, in Caloocan, or in Valenzuela, no? In tapos, doon sa barangay na gusto nyong kolektahan, kasi hindi nyo naman kukolektahan yung buong, kukolektahan mo ba yung buong Caloocan dyan, kaya nyo ba yan? Hindi naman, di ba? So, gawin nating viable, ang gusto ko mangyari, barangay lang, no? Kunin mo sa barangay, kasi, yung makina, bibenta natin or ipapagamit natin sa barangay. Di ba? Kasi ganun eh. Kasi yun ang gusto nating bigyan ng employment, yung mga sityo o yung barangay. Di ba? Ibibenta mo ba yan sa municipal? Buti kung pansinin ka dun. Siyempre, bibili yan ng ano, no? Bibili na sila ng imported. May pera yung mga yan, i-tax ng tao. Pero tayo, ino-offer natin, kasi we're engineering people, engineering students, no? Ito, naggagawa tayo ng makina, na pedal para ma-crush yung mga bote, 'di ba? Para makatulong sa community, makatulong sa pag-alis ng basura, makatulong sa pagbibigay ng trabaho, 'di ba? Kasi kung kikita tayo pag kada benta natin per kilo or kung ano man, pag kumita tayo, edi kikita yung mga nagtatrabaho, 'di ba? Nabigyan sila ng kabuhayan, 'di ba? Liwanag ba? So, ayan. Ang pangalawang problema that mo yung mga bote, ano nangyari sa bote? Bottles are non-biodegradable and ano ba yung Englishin mo yun, yung pinapagbahayan ng ano host of ano yun, mga ito ba yun? Opo, wait lang po. So yun ang problema na ano, huwag kayong mag-ano ng mga malaking problema na hindi naman concerned sa study. Ibig sabihin ng non-biodegradable, hindi naman natutunaw yan, kaya kailangan natin i-crush. And then kung mapagbebenta natin, hindi mas mabuti o ilalagay sa construction materials, di ba? Tama ba? Sabi natin, pwede nating ibenta para sa pagre-recycle sa mga planta. So, dapat, part of your research is identify nyo yung mga planta na pwedeng mag-recycle dyan sa Caloocan or sa Bulacan or sa, di ba? Sa Camanava. Yan, breeding ground for yan. Mga, so, yun ang mga problema, di ba? Pa-justify niyo yung paggawa ng... So, may tanong lang po sa machine na po mismo. Sa machine po mismo. Ano yung sinasabi mo, sir? Yung sa machine na po mismo, sir. Yung last week po kasi na introduce niyo po yung sa amin yung clutch. Paano po ba nag-work? Di ba yung mga problem? Gusto kong mag-focus sa machine. Ano ba yung problema ng pedal? May na-research na ba kayo? Dapat lumabas din yung merong mga may pedal na, di ba? Kasi yan nga yung mga problema, di ba? Ang gusto natin gumawa ng pedal. Eh ngayon, meron na yan eh. Meron na ba yan? Pero meron na yan, di ba? So, punta tayo sa makina. Anong problema ng mga pedal? Meron ba? Kasi yun ang gusto natin i-address. Aside from bote, yung pedal na ibig sabihin... Diba sabi ko mag-research kayo ng mga pedal driven na ano na pang crash, 'di ba? Meron na ba?
Meron po kaming nakita sa isang YouTube video. Kaya nga, YouTube, dinidiscuss ba nyo yung problema? Ay, di, pero yung process po, pero wala po kasi siyang, ano, sa isang, parang crusher lang po siya. Hindi po siya napupulverize. Hey, okay lang naman yun, okay lang naman. Kasi una, pwede nyo namang i-crush tapos i-pulverize. Kasi hindi naman pag ng makina nyo, pulbus na yan, di ba? Pulverize na yun, hindi naman. So, talagang dadaan sa ganung process. Ang sinasabi ko lang is, ano ba yung problema ng mga pedal-driven? Di ba, siyempre, yun ay masyadong tasking, yung tedious, di ba? Matagal mag-drive. So, kung makakatulong, halimbawa, sinasabi ko sa inyo na you are going to address that issue with the series of gears. Yun ang punto ko. Gamit ba kayo ng gears or clutch? Yung sinabi ko na clutch is yung sa ano, sa function yun, di ba? Na halimbawa, yung sa isang stage ay crusher, o tapos pagkatapos noon, ano naman, yung pulverizer, no? Pwede kayong mag-clutch doon. Pero ang sinasabi ko is, paano matutulungan yung paa para hindi siya ma-stress? Anong na-research nyo doon? Hindi problem yan, you know? So, yung pedal-driven, alam natin na mapapagod yung tao dyan sa kakapedal. Diba? Paano nyo address yun? Diba? Gagamit ba kayo ng mga series of gears o mga sprocket? So, yun ang inang point ko. Ilagay mo na lang yung third point, yung ano, yung pedal driven or not that efficient, ganun na lang. Eh, pakita mo yung ngayon sa solution nyo dun sa objective mo, edi gagawa ka ng efficient, tama ba? Okay po. Most, lagi mo sabi most naman, most, kasi hindi naman natin naaral lahat ng sa buong mundo, no. Siyempre, ngayon pa lang tayo nag-aano dyan, eh. Sana kung ilang taon na tayo nag-aaral sa mga pedal-driven. Kaya lagyan natin ng disclaimer na most pedal-driven machines, no? For, specific mo, for crushing, no? For crushing battles or this, or same applications. Kasi, baka hindi lang naman bote, baka wala tayong makuha ng data sa bote, 'di ba? Baka maraming pedal driven na hindi naman bote. So we're talking of, okay, sabihin mo, hindi nga pedal, most pedal driven machines for crushing battles, for specific mo, for crushing battles, tapos slash mo slash or slash crushing applications. Ibig sabihin, kahit hindi naman bote, di ba? Kasi maraming pwedeng i-crush kahit hindi bote, di ba? Pwedeng mais, pwedeng mani, pwedeng ano, no? Oh, are not that efficient. Yun. Okay na ba yan? So, bakit natin ini-specify yan? Kasi yung mga statement of the problem, yun ang gagawa natin ng objective, di ba? Di ba may problema? So, anong objective mo? So, solvein mo yung problema, no? So, gagawa ka ng makina na efficient. Yan. General muna, isa lang, to design and develop efficient glass bottle shredder with pulverizer na, tama ba yan? Dalawa ba yan? Dalawang function yan, ha? Apo. O, pulverization. It is storing capability for urban areas. Okay na yan. Yan, okay naman yung general. Oh. Tapos yung specific, yan nga. Ang specific natin is to environment, kasi yung mga unang analysis sa environment ito, to help in the, ano yan? Waste management, gano'n na lang, to ibang objective natin, makatulong sa sa waste, una yon. Apo. Saka na lang natin i-refine. Sige, lagay mo muna kasi mahirap. Mahirap yung naglalagay tapos nag-e-edit, eh. Sige.
'yun, yung gusto nating i-lessen yung waste sa glass bottles sa community. Lagyan mo sa community na lang. Para specific sa community. Lessen or reduce, 'di ba? Reduce ba 'yung tawag diyan? Lessen. Apo. And transform it, tuloy mo na, and transform it into useful raw materials. Diba yun ang gagawin natin? Gusto nating maging material yon na useful, tama ba? Apo. Hanggang doon lang, hindi naman tayo magtutunan, wala tayong makina yan, billion-billion yung makina yan, saan tayo kukuha nun? Hanggang durog lang tayo. Diba? Next. Ano magawin natin? Yung to design a mechanism, di ba mechanism ang gusto natin? Na mag to design a mechanism that will, ano, yung that will improve the crushing efficiency. Tama ba? Kasi dineclare natin, di ba, hindi efficient? Nasusundan ba yung kwento? Kasi parang kwento yan, klase. Ang sabi natin, hindi efficient yung mga pedal-driven. So, dapat, yun ang ano natin, yun ang i-address natin. Tama ba? Okay, apa. Kasi dineclare natin na, di ba, hindi efficient, di ba, nakakapagod, tsaka baka yung mga mechanism, madaling masira or so. So, ang dahil mechanical kayo, pag di-design kayo ng mechanism, whether gear or chain and sprocket, di ba? Or mga pulley or mga clutch para maging efficient. Tama ba? Tama ba yung mga nilalagay natin? Ano yung sinasabi mo dyan to provide electricity free? Electricity free po. Kasi po, di ba, ano po, manual lang po. Kasi automatic manual. Na yun eh. Siyempre, pag pedal, wala namang electricity yan. Eh di, tanggalin na lang po ito. Tanggalin mo na lang, ang inaalagay mo dyan, yung storage. Diba? Sabi mo, to design, okay, dinidesign natin na yung storage system, diba? Tama ba? Kasi habang nagpe-pedal, na-store yung power. Diba yun yun? Apo. Na electricity free, kasi siyempre pag-pedal, wala naman talagang electricity yan eh. Hindi na yun ilalagay sa objective. Ano na yun? Given na yun. Ano ba yung storage dyan? Battery ba yan? O dynamo? Ano ba yan? By dynamo? Paano ba may store yung ano? Alam ko, di ba gumagamit ng dynamo dyan? Paano ba may store yung ano sa pagpipedal? Aralin. Kasi tatanong-tanongin tayo dyan, tatanong kayo dyan, baka mamaya, hindi nyo masagot yung mga tanong. Nata-store ba talaga yan ng electricity pa nagpipedal? Confident ba kayo dyan? Alam ko nakakapag-produce ng electricity, parang dynamo, di ba? Kaya yung pang-ilaw niya, di ba? Pag sa gabi, yung pang-ilaw niya, di ba? Habang kumikis-kis, o kasi ano yan, parang yung dynamo. Kaya lang, hindi ko alam yung storage, kaya yung ano mo, to design electricity storage system, no? coming from the pedal driven crushing machine. Yung mga technical yan eh, 'di ba? Habang nagpepedal ka, mag-i-store ka ng yung napoproduce na electricity, i-store mo, 'di ba? Kasi pang ano na, yung mga pang-charge ng USB, tama ba 'yung sinasabi ko? Ika naman makapag-produce din ng malalaki, 'di ba? So mga pang ano lang ng USB, tama ba? Opo, sir. Kasi maliit lang naman yan eh, 'di ba? Hindi ka naman mag-aano ng mga ilaw diyan tsaka electric fan or ano, 'di ba? Para lang makapag-generate tayo ng electricity, yung electricity na mag-generate doon ay in-store natin. For what? Maybe for charge ng cellphone, di ba? Or yung sa mga maliliit na applications, di ba? Or pang-ilaw, kung kaya ng pang-ilaw, ganun.
I think okay na yan. Oh, sige. Okay na yan. Pag may dadagdag kayo, pwede pang ibutin. No? So, malinaw ba? Huwag mo nang alisin. Malinaw ba? I-summarize ko nga. So, unang-una, ang objective natin is talagang makapag-design ng ano, bottle crusher. Ay, dapat na, lagay mo pedal. Ay. An efficient pedal powered. Oo, pedal powered glass bottle shredder. Yun. Kasi yun ang selling point natin, yun ang marketing point natin. Diba? Pedal yan. O, diba yan ang objective natin? Para mag-pulverizer tsaka store ng electricity. O, yung specific, lagay mo ng S yung objective. Marami yan eh. Bakit isa lang? Specific objectives. Oh. Ang mga objective natin, yung mga tunguhin natin ay malesen yung mga waste materials, no? Yung mga battle, ganyan-ganyan. Tama. Dapat maka-design tayo ng mechanism that will improve the crushing efficiency of the machine. Of the machine, lagi mo. Parang bitin eh. Design a mechanism. Pangalawa. That will improve the crushing efficiency of the machine. Kasi dini-clear natin na ano, di ba? Dini-clear natin na hindi efficient yung iba. So, ang objective natin, ang tunguhin natin, gawing efficient. Uh-huh. Tama ba? Natusundan uh-huh ba yung kwento? Oh. Tapos, design electricity storage system. So, sa pagpipedal natin, habang nagpipedal tayo, nagka-crush tayo ng bote, at nakakapag-store pa tayo ng kuryente. O, di ba yun ang mga i-research nyo? Di ba? Di lang puro salita, dapat alam niya. Kasi pag pinagtanong kayo yan, tapos hindi nyo masagot, o, oh, lang kayo hula-hula dyan, kaya dapat nag-experimento, ha? O, oh, yun. Anong next? Yun pong ano po, next part po is yung scope and the limitation. The research focus on designing and fabricating. Ang scope niyan, sabihin mo na, kaya nga sinabi ko, pinapa-identify ko yung barangay, no? Ang scope ay gagawa kayo ng pedal. Ipa-prototype yan? Prototype? Po yung prototype? Dapat i-prototype yan, ha? So, gagawa kayo ng ano, sabihin mo na gagawa kayo na magde-design kayo ng makina tapos ipo-prototype din kasi scope eh. Kasi pwede kayong gumawa ng research tapos walang prototype. So ang mga scope niyon, ang scope niyan is yung gagawa ka ng magde-design ka, siyempre di-design mo muna yan, di ba? Mag-study ka, magde-design ng makina na crushing machine tapos ipo-prototype din, di ba? Tapos ang limitation, kaya nga dapat pwede nyo later na gawin 'yan pag natapos na, lagyan niyo ng blanco kasi sabihin mo na ang scope niyan ay sa dark bottle lang ba o sa white? Eh kaso mag-experiment pa kayo eh. Apo. Di ba? So yun yung mga nilalagay sa scope and limitations. Ito ba ay para lang sa puting bote or transparent or kaya din sa mga dark like yung ano, yung red horse, di ba? Mga dark yan. Yung mga wine glass, o. Pakilagay mo na lang sa points, saka mo na ayusin. Kasi para hindi tayo matagal. O, yun. Mention yung types ng bottles that will be included in the study. O, yun yung mga ano, ha? Yun ang gagawin, ha? Yun ang gagawin, ha? Tapos, dapat ilagay mo rin yung capacity. Hindi nyo pa naaral yung capacity. Dapat aaralin yung capacity na ano. Ang scope ng ano nyo, ng study ay gagawa kayo ng makina na ganito lang yung capacity. Kasi nagpipedal ka lang eh. Hindi ka naman, makakapag-produce ka ba ng truck-truck na crush bottles dyan per day? Hindi, di ba? So, dapat, ang capacity, sige, isang bullet mo. Ang scope ay, ano yung, para bang, is to design a pedal-driven crushing machine that can produce or that can process. Ilan ba? Ilang bote ba? O, lagay mo muna, that can process. Sabi mo, 1,000? Lagay lang, ha. Lagay mo ng red or under.
500. Lagay mo na lang 500 to. Maliit ba 'yon or malaki? O, hindi ate alam na. Sige, 500 to 1000 bottles per day. Ganun lang. So pag sinabi natin per day, ano 'yan? Per 8 hours, no? 'Yan ang mga scope natin, no? So we are going to design and develop and fabricate a machine, a crushing machine that can process 500 to 1000 bottles per day, no? Maganda na 'yan, 'di ba? 500 bote o na makakrush niya, oh. So, para hindi sila maghahanap, oh, gaano ba kalaki yung ano, yung para saan ba tong study nyo? Oh, baka ina-expect nila mas marami pa, hindi, 'di ba? Baka 500 nga lang or malaki na yung 1000, no? Pero i-mention kung dark or white, ah. Oh, tapos sabihin mo na yung study is only limited to barangay. Diba? Siyempre, hindi ka naman gagawa ng makina para sa buong Caloocan o buong Metro Manila. Ano ba naman 'to? Pidal. 'Di ba? Yung study, yung parang study is application is only limited to barangay blank-blank. Lagyan mo ng blanko diyan, ha? With ganito, with the blank number of people. Baka ano ba 'yan? 100,000, 50,000. Kasi kung ilan yung tao, 'di ba? Siyempre ma-determine mo yung tinatapon na bote, 'di ba? So doon ka makakapag-aral na itong barangay na 'to nagtatapon ng bote ng ganito and gusto nating i-process. Okay? Yan, okay na 'yan, mga 'yan. The significance, okay na 'yan, yung mga justification, 'di ba? Ibig sabihin maraming ano 'yan. I-recycle mo lang yung mga ginamit natin sa mga ano, sa mga objective, 'di ba? Ang significance niyan ay makaka-lessen ka ng ano, ng waste, di ba? Solid waste. Battle. Pangalawa, makaiwas sa sakit. Lagay mo na lang ng mabilis para isaksak na lang later on, ha? Kasi may klase ako, eh. Maya-maya, eh. Tama ba yung significance? Ano ba yung importansya ng study mo? Lessen yung waste? Solid waste sa solid. Tapos, ano pa? Lessen the possibility of sickness. Tama ba? Sabi natin, iniitlogan ng lamok yan. Apo. Oh, sickness. Ano pa? Kahit another bullet mo, possibility to provide employment. Practical application of engineering. Ang kayo eh. Diba? Ang tutuhan yung sa engineering, hindi apply nyo sa akin. Diba? Hindi mag-aaral lang ganyan. No? Dark or transparent glass or pulley, tsaka belt. Tapos yung sprocket at ano, yung chain. Diba? Ah. Yun na po yung last kasi definition of terms na lang po. Ayun, okay na yun. Tapos patuloy kayong mag-ano kasi mabibigyan lang kayo ng idea. Kung meron kayong mga journal na inaaral, hindi kayo pwedeng mag-hula-hula dyan. No? Aralin yung mga pedal-driven. Ano ba yung mga disadvantage ng pedal-driven? Kasi siyempre nahirapan yung tao magpedal because it requires a lot of torque, 'di ba, yung rotating force in a day para makapag-crash ng battle. At papahirapan mo ba yung ano nagpepedal? So naggawa ka ng mechanism, baka mga gears, mga bearing, mga clutch, no? Eh malalaman niyo lang 'yun pag nagbasa kayo. Kasi kahit ako hindi ko naman alam dahil naman 'yan ang focus ko. 'Di ba? Siyempre teacher ako, dami kong tinuturo eh. Kaya nga kayo na nagte-thesis, kayo ang focus dyan. Ano ba yung problema ng mga pedal-driven? Diba? So, dapat ba na malaki yung moment arm, yung from the center, no? Ilan yung radio? Ganon. Tapos yung mga bearing na gagamitin. Anong gusto ko makita sa literature? Anong basihan nyo ng mga efficiency? Eh? Claim mo ba na efficient to? Bakit? O, paano?
dapat alam mo yung mga ginagawa ng iba. So, meron na silang declared na efficiency, di ba? Mga 40, 50. Dapat yung gagawin natin is much more efficient than the... Naintindihan ba? Uy, naintindihan na class. Yes po, sir. So, yes po. Kasi kung gagawa tayo ng makina na mas efficient pa yung iba, eh huwag ka... Bakit ka pag gumawa? Ito yun na lang ang ano, di ba? Yun na lang ang ano, di ba? So, kaya tayo nagre-research para improving yung mga dati na o gumawa ng hindi pa nagagawa ng iba. Eh, for sure, meron namang mga pedal, di ba? Pedal trip. Aralin yung mga relation ng torque tsaka speed, no? Kasi yung mga pedal, di ba? Alam nyo yung pedal na merong mga... Alam nyo yung mga... May mga nag-change ng ano, gear. Di ba? May maliit na mga sprocket, malaki sprocket, di ba? So, pwede ba yun? Magbabago-bago ba tayo ng mga sprocket para, di ba? Lumaki yung torque kahit gumagal, no? Or kung mabilis, di ba? Yung mga ganon. So, dapat yun ang makita natin dyan na ano, ng mga research. Kasi kung puro lang kayong mga kuha-kuha, tapos wala namang, di ba? Dapat, habang nagbabasa kayo, ine-experimento nyo rin. So, kailangan kayong gumastos dyan. Halimbawa, experimento kayo ng iba't ibang size ng mga sprocket, di ba? Yung plato. Sprocket ang tawag dun, di ba? Yung mga sprocket, anong combination, anong torque na napuput. Nakukumpute naman yun eh. Di ba? So, dapat ganun, torque equals force radius para malaman nyo kung ano yung amount of torque na necessary to crush. No? Kasi siyempre, iba't ibang values yan. Pipili ka ng values na pinaka-ideal, di ba? So, for example, from this low to this maximum. Una, mas, maganda talaga na ito yung range ng torque na ma-produce para madurog yung bote. Ano nang research dyan, ha? Okay na? Kina-jot down ba yung sinasabi ko? Yes po, sir. Oh, sige. I think okay na yun. Ang next dyan? Ano na po, definition of terms, tas ano pa po, wala pa pong... Laman po yung definition. Kaya nga, dami nyo pang gagawin. Yung ano, yung theoretical framework, wala pa. Tapos yung mga pinapaayos ko, yung mga nilagay, no? So, wag mag-bullet. Pag sa mga document, wag mag-bullet. Kasi ano, ha? Apo. Kasi narrative yan, narrative. Ibig sabihin, para kang nagkasalaysay, no? Mag-number ka lang pag objective. Okay lang yan. At least, guide lang naman yan eh. Pero pag objective, pwede kang mag-number, di ba? Objectives, ganyan. Pero pag mga significance, statement, yan, lalagay yan sa ano, no? Sa parang paragraph. Okay? Okay na ba? Okay po. Okay po. Oh, sige. So, next, ano tayo ulit? Next Monday, ha? Dapat makita ko lagi yung progress. Ipista kung kailan tayo nag-meet, like Monday, no? Okay, ipapareport sa atin yan kung kailan tayo nag-meet. Eh. Monday, October 20. No? Chat daw i-ano lang nyo, ha? Kahit sa papel or sa Excel or sa, ha? Ipapasabit sa atin yan kung kailan tayo nag-meet tsaka anong napag-usapan. Ha? Yeah. Ano tayo? Sige. Kung pwede na mag-leave tayo, okay lang? Okay po. Thank you po. Kasi maraming salamat, ha? Iayusin yan. Improve lagi, ha? Yung research, ha? Mag-aral na mag-aral tungkol sa pedal-driven. Ano yung mga problema? Para yung is-resolve natin, ha? Apa. Thank you po, sir. At magandang araw. Ingat kayo. Thank you po, sir. Leave na ako. Leave na.